Melinda, are you okay? Masama ba pakiramdam mo? Gusto mo magpahinga ka na lang, huwag ka na lang sumama sa amin. It's okay. Magsabi ka lang. Hindi, ma. Okay ako. Melinda, we're family. You can tell me. What is it? Ma, huwag ka sana magpanik, pero I think I saw Olivia. What? Where? When? Last week, sa La Paz Medical Center. Pero hindi kasi ako sigurado kung siya yun, pero I saw her walking. Pero ma, paano kung siya yun? Nag-aalala ako para sa amin ng baby ko. What if bumalik ulit si Olivia at manggulo? Natatakot ako, ma. Calm yourself. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Ma, hindi pwedeng malaman ni Lucas tungkol dito. Nagkakaayos na kami. Hindi pwedeng guluhin ulit kami ni Olivia. Don't worry, Melinda. Ipapahanap ko ang babaeng yan. I will get rid of her. Hindi ko hahayaan na sirain niyang pamilya natin. Okay? Presenting the Victoria Buencamino Campaign Collection. Sa gobyerno ng totoo, kay Victoria Buencamino Asenso. Madam, I'm ready. Halika na. We can't keep them waiting. Oh, true, attorney. We can't keep them waiting. Let's go and campaign. Let's go, madam. Victoria! 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 Ito ang listahan ng negosyo ng mga Buencamino na galing sa National Security and Exchange Agency. Bukod sa ospital, ang pinakamalaki nilang negosyo ay ang Victory Trading o dating ZXY Manufacturing. Hinahanapan ko ng baho ang mga negosyo niyan. Kung wala, mag-iimbento ako. Inaaral ko naman yung galaw nila sa eleksyon. Nagkasalisihan kami. Habang hindi ko nahahanap si Pablo, lalong lumalawak yung pinagtataguan niya. Nino, tingin ko talaga may malaking pinagtataguan yun eh. Hindi kaya pinagtataguan niya yung nag-utos sa kanilang dalawa ni Matias dahil ililigpit siya nito. Alam niyo, mahirap tong ginagawa ko. Pero hindi ako titigil hanggang hindi ako nakakakuha ng sagot tungkol sa pagkamatay ni Dad. Huwag kang mag-alala, Philip. Makikilala mo rin yan. Basta tandaan mo, nandito ako. Tutulungan kita. Tignan mo nga naman. Matindi ang pinagdadaanan mo, pero tignan mo. Matatag ka. Lumalaban. Mabigat ang dinadala mo. Pero hindi mo pa rin pinabayaan yung anak kong si Sophia. Maraming salamat nga pala sa tulong mo sa kanya noong nakaraang araw. Wala nga naman, Ninong. Hindi ko siya pwede pabayaan. Kahit pa paano, may pinagsamahan naman kami. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Dahil nandito pa ako. Ako ang ama niya. Ako dapat ang nag-aalaga sa kanya. Hindi naman niya ako pinabayaan kasi nung nasa kulungan ako. Alam ko na hindi niya obligasyon yun, pero ginawa niya yun dahil nagmamalasakit siya sa akin. Kaya kahit papano, gusto ko siya suklian. Ma, mainit ang pagtanggap sa'yo ng mga tao doon. That's a good sign. Malok, tumaas ka na sa boss. Yes! Nalamangan mo na yung political rival mo na si Lorna Morales. Siguradong sigurado na ang pagkapanalo mo, ma. There's no stopping us now. Dapat lang, pagkatapos ng lahat ng paghihirap natin. Yan ang nahanap ng mga tao ko mula sa kumpanya nila.
Yan namang Victory Trading at Buen Camino Holdings ay may issue sa National Tax Department. Underpayment sila at late magbayad ng buwis. Bukod doon, napag-alaman ko din na hindi nila binabayaran ng tama ang mga trabahador nila sa Victory Trading. Paano na narurustan lahat ng to? Simple lang. May pwesto sila sa gobyerno. Grabe talaga sila. Grabe yung korupsyon nila. Kaya dapat nang malaman ng lahat kung anong klaseng tao sila. Papuputukin natin ito. Pero hindi pwedeng manggaling sa atin ang expose. Kanino? Sa mga taong biniktima nila. Gawa natin dito? Sa tapat nito, nandito ang building ng Victory Trading. At kadalasan, dito kumakain ng mga empleyado nila. Ha? Oh. Konting pagkakamali lang yun. Umakasigaw, kala mo, nakapatay ako ng tao. Grabe! Oo nga, eh, ganda-ganda sa akin kanina eh. Kahit tapo ko. Tama ba yung ginagawa na yun? Pinagalitan na ako. Eh, paano gagawin natin? Wala. Hindi na tama ito eh. Tingnan nyo ah. Pagod na pagod tayo nagtatrabaho. Pero yung binipresyo natin, hindi na masapat. Yung pasweldo nila. Ang liit-liit, makakabuhay ba ang pamilya yun? Oo nga eh. Gusto ko na nga mag-resign. I-resign ka? Hindi na pumalap ang trabaho ngayon ah. Ako nga, nagtitis na nga lang dito kahit maliit ang sahod eh. Kayo, bahala kayo. Mag-tis kayo kung gusto nyo. Sa ako, ayoko na. Sasawa na ako. Kung may pagkakataon lang ako, may paraan. Ire-reklam ko yung kumpanya na yan. Nako, huwag ka nang umasa. Nakita mo naman yung nangyari doon sa mga ibang nagreklamo, di ba? Natanggalan lang sila ng trabaho. Kaya ngayon, hindi nila alam kung saan nila kukunan yung papakain nila sa pamilya nila. So okay na siguro yung ganito. Days-days na lang talaga, kaysa naman wala. O, kanina, gutom na kayo. Mawawa tayo rito. Pag-lunch natin, ha? Iyag-iya ako kanina. Kapag may nararamdaman ka pang sakit sa ulo mo, o kaya bigla ka nilagnat, tawagan mo lang ako kagad, i-check kita. Kasi kailangan natin batayan, baka may infection. Yes, Doc. Gumagaling ka na. Nagiging makulit ka na eh. Philip, busy ka ba? Pwede mo ba akong ihatid sa bahay? Please. Sophia, naayos ko na yung discharge papers mo. You're free to go home. Si Emil na mag-uwi sa'yo. Nilalakarin lang kami ni Philip. Sophia, excuse me. Emil. Oh, ba't ang lungkot mo? Ayaw mo ba ako makita? Ewan ko sa'yo. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Alam namin yung tungkol sa problema mo sa pinagtatrabahuan mo. Tutulungan ka namin. Totoo po. Ma'am, Nair. Matagal na po namin itong problema.
Hindi po namin alam kung kanino kami nalaban eh. Nasa politiko sila kaya... Wala na kami pag-asa, ma'am. Pero maraming salamat po, ma'am. Sir, maraming salamat po. Pero may kailangan kong gawin.